Narito ang 26 na kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. The day after, they plan to stay in their condo the whole day. At dahil na late na silang nagising na dalawa, it was already noon. They plan to survive that day through food deliveries. It was the first day of the New Year's and they wanted to stay as lazy as possible. They binge watching on the Netflix or read some books. It was past noon na mapagpasyahan ni Royal na tawagan si Dustin. He didn't receive the message or calls from him. And she wanted to know kung itutuloy na ba nila ang paglalagay ng mga furnitures sa bahay nito. Yun kasi ang plano niya pagpasok ng taon at pwede na siya magtrabaho. Ang bahay ni Dustin muna ang uunahin niya, ang magiging project niya. Nakailang tawag na si Royal pero walang Dustin na sumagot sa kanya. Ano na kaya ang nangyayari rito? Ang nag-aalalang tanong ni Royal sa sarili. Mukhang napansin ni Jacob ang paulit-ulit niyang pagdial sa phone at ang pagbuntong hininga niya. Kaya tinanong siya nito at sandaling inalis ang mga mata sa binabasa nitong libro. Mukhang di mo makontak ang tinatawagan mo, ang sabi ni Jacob sa kanya without even removing his eyes on the book on hand. Hindi ko kasi makontak si Dustin. I mean yes, his number was active. Pero hindi niya sinasagot ang sagot ni Royal with a hint of worry in her voice. Jacob snorted. Busy yun sa pag-attend ng mga social gatherings and fancy hotels with fancy friends, ang sagot ni Jacob, sounding a bit annoyed. Why don't you always say fancy? Ang iritadong patanong na sagot ni Royal kay Jacob. Because that's what he is. He likes anything fancy, clothes, food, wine, and even friends, not girls maybe. Dahil sa pagkakaalam ko, wala pang naging girlfriend si Dustin. Maybe he didn't meet the girl that would suit her fancy standard, ang sagot ni Jacob. Still his eyes were focused on his books. Kumunot ang noon ni Royal. Anong ibig mong sabihin na fancy friends? Ang interesadong tanong ni Royal. Sandaling inalis ni Jacob ang mga mata sa hawak niyang libro at itinuon sa kanya ang ibig nitong sabihin. Fancy friends, any, yung mga tao na kilala at nakakaangat sa society, like politician, tycoons, artists, etc. He was seldom seen sa mga lugar na maingay at matao, ang sagot ni Jacob. Ang ibig mong sabihin, hindi katulad ng mga lugar na pinupuntahan mo. Marahan niyang iniikot ang kanyang mga mata at binigyan niya si Jacob ng irritating look. Ah, yeah, ang sagot ni Jacob, na tila ba tama siya. Jacob, hindi porke hindi niya gusto ang mga lugar na pinupuntahan mo o makisama sa mga taong kasama mo ay mapagmataas na si Dustin. You don't have to have the same perspective in life, the same taste in life, para lang magkasundo kayo, ang giit ni Royal. Nagkibit balikat lang si Jacob. Pwede ba huwag na natin siyang pag-usapan? Ang tanong ni Jacob at muling ibinalik ang atensyon niya sa binabasang libro. Marahan na napabuntong hininga si Royal. And again, she tried to make a call. Tinawagan niya ang furniture shop at pinagkunan niya ng mga gamit na ilalagay niya sana sa bahay ni Dustin. She asked if the deliver were made. Baka naman kasi kumuha na si Dustin ng ibang gagawa para sa bahay niya at nahihiya lang itong sabihin sa kanya. Pero nang nakausap niya ang store supervisor, ay nalaman niyang hindi pa rin na-deliver ang mga furnitures and still in hold pa ang mga ito kaya direktiba niya noong nagpapagaling siya. She was so glad to know na hindi pa kumuha ng ibang interior designer si Dustin. Pero bakit di ito sumasagot? Ang alalang tanong niya sa sarili. Ipinatong niya ang kanyang phone sa lamesa and she started to make her plans para sa buong buwan ng January. May mga sulat at invitations siyang natanggap
mula sa iba't ibang furniture company para sa mga gaganapin na showroom. Event, meron din mga seminars na iinimbitahan siya. Pinili niya ang mga events that caught her interest. Ayaw pa muna niyang mag-overload ang schedule niya. Pagkatapos niya, makagawa ng plano ay wala na siyang ibang gagawin. She found herself doodling on her pad. Din bigla siyang napatingin kay Jacob na mukhang seryoso sa binabasa nito. His eyes was drawn together at ang buhok nito ay medyo magulo na bumagsak sa noon nito. She couldn't help not to smile. He's so handsome, she thought, yung may pagkapilyo ang kagwapuhan nito. And her body got warm nang maisip niya kung gaano ito kapilyo. Are you fantasizing me? Ang nakangiting tanong ni Jacob. Without even looking at her, his eyes stay at the book on hand. No, ang tanggi ni Royal. Pero namumula at nag-iinit ang kanyang mga pisngi. Jacob, ang pagtawag niya rito. Pwede ba? Ang tanong ni Royal. Jacob looked at her, unrolled his eyes, and sighed. Nagkukunwari itong nainis, pero halata naman na nagustuhan nito ang sinabi ni Royal dahil sa pigil ng ngiti nito sa mga labi. Agad siyang tumayo at hinubad ang suot na t-shirt at inihagis sa sofa sa tabi ni Royal. Akmang huhubarin na nito ang suot na gartered shorts nang tanungin siya ni Royal, "What are you doing?" Ang takang tanong ni Royal na nanlaki ang mga mata. "What? Didn't you ask me?" Ang patanong na sagot ni Jacob. "Oh, that's not what I mean," ang sagot ni Royal. Pero pinagmasdan niya ng husto ang katawan ni Jacob. "Then what?" ang tanong ni Jacob. At nagpamaywang pa ito. "Tatanungin sana kita kung pwede ka bang mag-post para sa akin. For a few minutes, gusto kong i-draw ang mukha mo," ang sagot ni Royal. "You mean like Mona Lisa?" ang tanong ni Jacob na nakakunot ang noo. "I mean like Rose sa Titanic minus the Noid body. A sketch lang ito, pero mukha mo lang and definitely not Noid," ang sagot ni Royal. Napangiti si Jacob. "I'll post Noid for you, if that what you want," ang sagot ni Jacob na may pilyong ngiti sa mga lapi. "No. Why? Ayokong may iba pang makakita ng katawan mo. And I'm going to put it on display," ang tutol ni Royal. "And besides, kukulangan ang space ng sketchpad ko sa laki ng..." Ang pilyang sabi ni Royal. Saka tinginitian si Jacob, sabay kindat. And for the first time, nag-blush si Jacob. Lalo na makita niya ang pilyang ngiti ni Royal at ang mga mata nito ay bumaba sa kanyang harapan at muling bumalik sa mukha niya, sabay kindat sa kanya nito. "I know there it was noticed inside of you," ang biglang sabi ni Jacob na namumula pa rin ang mga pisngi. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Royal. "Why are you blushing?" ang natatawang tanong ni Royal. "Because, never mind. Ano?" ang nahihiyang tanong ni Jacob. "What?" ang nangingiting tanong ni Jacob. Natutuwa siya sa tila nahihiya at kinikilig na reaksyon ni Jacob. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan, ano ba?" ang nangingiting sabi ni Jacob. "Uy, kinikilig siya," ang biro ni Royal. "Hindi ah," ang deny ni Jacob. "Ano?" ang tanong ni Royal. "Anong ano?" "Will you pose for me?" ang tanong ni Royal. "You know I can say no to you," ang malambing na sabi ni Jacob. Saka ito naglakad papalapit kay Royal at niyakap niya si Royal. "Pero you have to promise me something," ang sabi ni Jacob kay Royal habang yakap niya ito ng mahigpit. "What?" ang tanong ni Royal habang nakadikit ang kanyang pisngi sa balikat ni Jacob. "That you will draw annoyed pictures of me," ang biro ni Jacob at isang malakas na tawa ang isinagot ni Royal. Matagal bago na simula ng maayos ni Royal ang pagguhit niya. Paano ba naman kasi, wala nang ginawa si Jacob kundi ang maglikot ito. He kept on complaining na hindi siya sanay na tinititigan siya ng husto at nakakangalay ang hindi gumalaw. "Jacob, stop fidgeting. Nawawala yung angle mo. I can't focus on the intensity of your eyes," ang angal ni Royal. "Nakakangalay," ang sagot naman na angal ni Jacob. "Tapos gusto mo pa ng Noid?" ang sagot naman ni Royal. "Bakit? Nakahiga naman ako kapag Noid,"
ang sagot naman ni Jacob. Sino naman nagsabi sa iyo na nakahiga ka kapag Noid? Patatayuin kita, parang mga estatyo na Noid sa Italy, ang nakangiting sagot ni Royal. Tapos ano, may takip na dahon yung junior ko? Oo, pero sa laki niyan, baka dahon ng gabi ang gamitin natin, ang natatawang sagot ni Royal. Oh, huwag ka nang malikot para matapos na tayo. Ilalagay ko ito sa portfolio ko, ang sabi ni Royal. All right, I'm trying hard, okay? Ang sagot ni Jacob. At pilit na niyang itinuon sa iba ang kanyang atensyon. And that moment changed everything for Jacob. Habang iginuguhit siya ni Royal at itinuon niya ang kanyang atensyon rito para hindi siya masyadong gumalaw. He watched her while she was busy looking at him while her hands drew on her sketchpad. At kahit pa matagal na silang magkasama, hindi pumapalya ang nararamdaman niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Kung paanong ang boses nito at ang mga ngiti nito ay nagpapangiti sa kanya. Kung paanong nakumpleto ang kanyang buhay at ang kanyang bahay nang dumating ito sa kanya. Hinuna siya ang babaeng para sa kanya. The moment he laid eyes on her, he was angry at her. Hindi dahil sa nabukulan siya noon. He was angry dahil nakita niya ang babaeng nagpatibok ng puso niya. Hinuna hindi niya kayang mabuhay nang wala si Royal. Mahal na niya ito. In that moment, he knew na kailangan na niyang bumitiw at handa na siyang mahulog sa pag-ibig na nadarama niya. Bigla siyang tumayo sa pagkakaupo at naglakad papalapit kay Royal na nagulat nang bigla siyang tumayo. Jacob, bakit ka tumayo? Ang takang tanong ni Royal. Pero hindi sumagot si Jacob. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinila siya nito patayo. Saka nito inilagay ang mga kamay sa kanyang mga pisngi. I love you. I love you, Royal. I can't live without you. I love you. Ang paulit-ulit na sambit ni Jacob kay Royal habang nakapako ang kanilang mga mata. Hindi makapaniwala si Royal sa narinig. Mahal siya ni Jacob. Ang gulat at di makapaniwalang sabi ni Royal sa sarili. I love you too, Jacob. I love you. Ang sagot ni Royal at niyakap niya si Jacob ng mahigpit. Really? Mahal mo ako? Mahal kita. Ang tagal kong hinintay na sabihin mo sa akin ang mga salitang iyan. Ang sagot ni Royal. And she looked up into him. Jacob dipped his head to kiss her lips. They sealed each other love for each other. They exchanged their feelings and love for each other. Hanggang sa naging mapusok na ang mga halik ni Jacob. At sinagot naman iyon ni Royal. Jacob carried her inside without breaking the kiss at inilapag siya nito sa ibabaw ng lamesa. Jacob removed her shirts and started nuzzling her breast through her bra. Habang nilalamas nito pareho niyang dibdib. Jacob, I need you inside me, ang ungol ni Royal. Hindi na pinatagal ni Jacob. They didn't need any foreplay. Agad niyang hinubad ang pajama ni Royal, pati ang underwear nito. He pulled Royal at the edge of the table at ibinuka niya ang mga hita ni Royal. Ibinaba niya ang kanyang gartered shirts at mabilis na ipinasok ang kanyang pagkalalaki sa basa ng pagkababae ni Royal. Bawat madiin at mabagal na ulos ni Jacob ay ungol ang isinasagot ni Royal. Jacob, deeper please, ang sambit ni Royal. At napakapit na siya sa balikat ni Jacob. Agad naman tumalima si Jacob at mas lalong itiniin ang pagbayo sa pagkababae ni Royal. Jacob, Jacob, ang sambit ni Royal habang sumasabog ang kanyang katas. I love you, Royal, ang sambit ni Jacob kasunod ng pagsirit ng kanyang punla sa kaibuturan ni Royal. I love you, ang muling bulong ni Jacob. It was indeed a blissful start of life for Jacob and Royal. Simula kasi nang aminin nila sa isa't isa ang kanilang mga nadarama, ay mas lalong gumanda ang kanilang pagsasama. Mas lalong naging focus si Jacob kay Royal. Gusto niya lagi itong nakikita at nakakasama. Iniwan na niya ng tuluyan ang pagbabarkada, kahit pa sinabihan na siya ni Royal na pwede siya mag-hangout kasama ang mga kaibigan. Royal pushed him to have a break and hang out with his friends.
Kailangan din naman kasi nila ng space sa isa't isa for them to unwind and mingle with other people. She understands the importance of giving Jacob some space dahil iyon din ang gusto ni Royal. Ang bigyan siya ng space ni Jacob para mag-explore niya ang kanyang mundo without limitation. Pero tinanggihan iyon ni Jacob. Mas gusto pa nitong kasama si Royal. He became too attached to her na hindi niya namamalayan na siya na mismo ang gagawa at magiging dahilan ng kanyang kinatatakutan. The year started busy for Royal. Halos naging sunod-sunod ang kanyang mga commitments, meetings with clients, seminars na iba, at out of town. At first, Jacob was happy for her. Excited siyang umuwi sa bahay para ikwento ang mga nangyari sa kanya ng araw na iyon at ganoon din si Jacob. "Look, hon, may bago na naman akong certificate." Ang masayang bati ni Royal at ipinakita niya iyon kay Jacob. Ang bago niyang achievements. "Wow, babe, I'm so proud of you. I'm sorry kung hindi kita nasamahan sa event na iyon." Ang sabi ni Jacob kay Royal. "It's okay, we can celebrate." Ang masayang sabi ni Royal. "Sure, saan mo ba gusto?" Ang tanong ni Jacob. "Do you want to eat out her sa Metro or sa Tagaytay? May masarap na kainan doon with the Taal view. Although medyo late na," ang sabi ni Jacob. "I want to celebrate inside our bedroom," ang sagot ni Royal. And she gave Jacob a naughty look. And hindi naman siya nabigo. Jacob always gave her what she wanted. Pero hindi inaakala ni Royal na iyon ang kanyang karir ang simula ng di nila pagkakaunawaan ni Jacob. Royal spent too much time on meeting her clients na minsan ay kahit na sa free days nila o yung mga araw na walang pasok si Jacob at siya, she usually spent it meeting up new client or old friends. There were things that she hadn't done before dahil na rin sa pagbabawal ng kanyang ama, and she thought Jacob would understand, but apparently nagkikimkim na ng hinanakit si Jacob. Jacob thought that Royal was beginning to neglect her. Mas gusto pa kasi nito na nakakasama ang ibang tao kaysa sa kanya. Simula na magsimula na ito sa pagtatrabaho, she kept herself so busy meeting up new clients, and minsan naman yung mga araw that was supposed to be na para sa kanila na lang ay ibinibigay pa nito sa mga dating kaibigan. At first he understand, but it became frequently already na napansin na ni Jacob na nababaliwala na siya. Nagkikita na lang sila sa gabi kung kailan naman sandali lang silang mag-uusap about each other day. At kapag he wanted to make love, she'll say, "Too tired." Kapag naman sa umaga, she always in a hurry. Doon na nagsimula ang mabigat na pakiramdam ni Jacob sa kanyang dibdib. He became paranoid dahil sa natatakot siya na mawala sa kanya si Royal, at hindi niya makayanan iyon. Kung hindi man sa kalusugan nito, ay ibang tao ang dahilan kung bakit ito mawawala sa kanya. He felt neglected. Iniwan niya ang dating mundo to give Royal his full time, his attention. Pero pakiramdam niya na hindi sinusuklian ni Royal ang ibinibigay niya. "I forbid it," ang giit ni Jacob sa kanya isang gabi habang kumakain sila ng dinner sa bahay. Nagpaalam kasi si Royal na pupunta siya sa isang out-of-town seminar, isa itong Philippine Expo, kung saan ipapakita at ipapakilala sa mga designers, entrepreneur, and artist ang mga paintings at furnitures na gawang Pinoy. Roaming around the metro was enough, but out of the town travel, that was too much for Jacob. Although hindi naman kailangan ni Royal na umattend dahil sa hindi naman niya kakailanganin iyon sa kanyang karir, but the DTI and DOT and a group of Filipino artists gave her an invitation, and she was so overwhelmed and honored dahil sa mga kilalang interior designers na lang ang mga kilalang artist at prominenteng tao sa bansa ang nabibigyan ng invitation. At gustong-gusto talaga niya ang makakita ng mga bagong designs ng furnitures. Pagkatanggap niya ng invitation, she quickly called the organizer to confirm na pupunta siya, without even saying at first to Jacob, dahil sa hindi naman niya naisip na hindi siya papayagan ito.
Jacob, this is a prestigious event. Puro kilalang tao ang imbitado. And out of 500 people, I was one of the fortunate few na makakatanggap ng invitation. You started sounding like Dustin, ang inis na sagot ni Jacob. Anong kinalaman ni Dustin dito? Ang inis din na sagot ni Royal. Wala namang masama na pumunta sa isang event na puro kilalang tao ang pupunta. But the event sounded so snub when it came out of Jacob's mouth. It's like a foul taste on his mouth. Tumikom ang bibig ni Jacob. Kailangan mo ba ito sa iyong trabaho? May certificate ka ba na makukuha para makadagdag sa karer mo? Ang tanong ni Jacob. No, then it's not important. Ang giit ni Jacob. Pero gusto kong umattend. I even made a confirmation na pupunta ako. Ang sagot ni Royal. Without even asking me first, hindi ba dapat kinukonsulta mo muna ako? Ang tanong nito. Royal was dumbfounded. Hindi niya inaakala na pati trabaho niya ay kailangan niyang ipaalam kay Jacob. Tila ba daddy niya rin ito? Jacob, trabaho ito, out of town. Ang di makapaniwalang sagot ni Jacob. Look, Royal, I'm worried about you, about your health. Ayoko nang mangyari ang nangyari sa iyo noon. It won't happen again. Dahil sa hindi naman mabigat na trabaho ang gagawin ko. It's an expo, a display of Filipino arts and cultures. As an interior designer and artist, it piqued my interest. You know how much I love an arts. Ang giit ni Royal. Ilang araw ka mawawala? Ang tanong ni Jacob. One day and one night. Dahil may gala sa gabi na kailangan kong puntahan. Pero bago ang expo, ay aalis na ako. At mag-check-in na lang ako sa hotel. I made a hotel reservation already. Parang nagpintig ang tainga ni Jacob. He felt betrayed. Dahil hindi malang siya tinanong ni Royal kung papayag ba siya. Hindi sa dapat as her husband ay may karapatan siya magdesisyon sa buhay nito. Ang tanong ni Jacob sa sarili. Ano pa bang magagawa ko? It looks like you already planned all about this. Hindi ka rin sana nagpaalam sa akin. Total, kaya mo na naman magdesisyon sa sarili mo. Ang galit na sabi ni Jacob. Sabay tayo nito sa upuan at iniwan nito si Royal sa harap ng lamesa. Iyon ang unang beses nilang nagtalo at unang beses na natulog sila na hindi magkayakap. Delivered their backs to each other. Royal wanted to give in. Gusto sana niyang ikansela ang attendance niya. Pero kapag ginawa niya iyon, ay parang bumalik na naman ang buhay niya sa dati. Ang buhay na tinakasan niya. Ang buhay na kinokontrol. Jacob trying to turn his back and to console Royal. Pero pinigilan niya ang sarili. Gusto niyang ma-realize ni Royal na kapag sinabi niya na huwag siyang pumunta, ay huwag siyang pumunta. Gusto na niya kasi piliin nito na hindi ang magtrabaho, ang sabi ni Jacob sa sarili. Yes, he let go of his grief para mahalin sa Royal. But there was still a space in his heart and mind, ang takot na masaktan. Hindi niya kakayanin o kayang isipin kung paano niya ihahandle ang heartache, baka matulad siya kay Dave. Lumabas si Royal ng banyo. Katatapos lang niya mag-shower, naupo siya sa kama nang tinutuluyan niyang hotel sa may Tarlac. She checked her phone at nakita niya na hindi malang siya nakatanggap ng text or tawag mula kay Jacob. Tanging ang daddy niya ang tumawag sa kanya para kumustahin siya. Napangiti na lang si Royal sa sarili. Alam niyang tiningnan ng daddy niya ang GPS at nakita sigurado nito na nasa Tarlac siya at pasimple lang na kinumusta iyon. Iyon lang ang unang beses muli na tinanong siya ng daddy niya kung nasaan siya. Somehow, naging totoo ito sa sinabi na kapag may asawa na siya, ay hindi na nito panghihimasukan ang buhay niya. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam nang maalala niya si Jacob. Umalis kasi siya kanina na hindi malang sila nakapag-usap ni Jacob. Maaga itong umalis at hindi katulad ng dati na kapag tulog pa siya ay tulog pa rin ito at nadarama niya ang halik nito sa kanyang pisngi bilang pamamaalam nito sa kanya. Pero kanina ni hindi siya nakadama kahit malang dampi ng mga labi nito.
She tried to hold back her tears. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya ang sarili. Nasaktan siya sa hindi pag-intindi nito ng kanyang passion sa buhay. Hindi ba dapat na siya ang unang taga-suporta niya sa pag-usbong ng kanyang karera sa buhay? Hindi ba dapat ito ang unang umiintindi sa kanya? Ang tanong ni Royal sa sarili. Maya-maya ay tumunog ang kanyang phone. Excited niyang dinampot ang telepono. Pero nanlumos siya na makita ang pangalan sa screen. It was not Jacob. Dustin, kumusta? Bakit ngayon mo lang ako tinawagan? Ang bati ni Royal, napilit na pinasaya ang kanyang boses. Royal, sorry kung ngayon lang ako nakasagot sa tawag mo. Matagal kasi akong wala, nasa ibang bansa ako. And now, I'm not feeling well. Ang paliwanag ni Dustin. Okay lang, I was calling you to ask kung tuloy pa ba ang pagdidesign natin sa bahay mo. Ang tanong ni Royal. Siguro kapag medyo gumanda na ang pakiramdam ko, mukhang lalagnatin kasi ako. May expo pa nga sana akong pupuntahan, but ibinigay ko na lang sa iba ang invitation ko? Ang sagot ni Dustin. You mean the Philippine Expo? Her sa Tarlac? Ang di makapaniwalang tanong ni Royal. Yeah, why? Ang balik tanong ni Dustin. I'm already here, ang sagot ni Royal. Sayang at hindi tayo magkikita. I have to go, Royal. I'm really not feeling well. I call you as soon as I'm well, ang pamamaalam ni Dustin. Alright, magpahinga ka at magpagaling ka, ang sagot ni Royal. Matamlay na pumasok si Jacob sa loob ng kanilang unit. Dumiretso siya sa kusina at binuksan ang ref para kumuha ng beer. Agad niyang binuksan ang lata ng beer at tinungga ito. The house felt empty. Wala na ang mga ngiti ni Royal na unang bumabati sa kanya. Ang malambing na boses nito na tinatanong siya na, how's your day? Well, his day will not well, ang sabi niya sa sarili. May problema sa kumpanya that caught their attention. Nawawalan kasi sila ng pera. Una, maliit lang, 5,000, hanggang sa dumoble, hanggang sa nagtriple, at umabot na sa hundreds of thousands ang nawawala. It would be okay kung isang beses lang nangyari, pero naging paulit-ulit ito, at ngayon lang nila napansin ang frequency nito, nang magtaka na sila na lagi nilang may kulang na amount kada buwan sa revenue ng kumpanya. At nakita lang nila ito sa year-end report. They were already tracking kung saan nagsimula ang pagkawala ng pera and malapit na nilang mahuli ang culprit. Napabuntong hininga si Jacob. He wanted someone to talk to, someone to confide his thought, pero wala si Royal. Naging harsh ba siya masyado sa asawa? Masama ba na pagbawalan niya ito? Was he trying to suppress her growth? Napabuntong hininga si Jacob. Dinukot niya ang phone sa kanyang bulsa at nasaktan siya nang hindi malang siya tinawagan o tinext ni Royal. Damn, ang bulong ni Jacob, and he made the first move. He dials Royal's number at isang busy tone ang sumalubong sa kanya. He tried to call again pero isang busy tone pa rin ang narinig niya at napuno ng galit ang dibdib ni Jacob. Ano ba ang ginagawa nito ng mga oras na iyon? Ang galit na tanong niya sa sarili. He let go of his grief to love her. Pero hindi niya napaghandaan ang sakit na pwedeng idulot sa kanya nito. Ngayon pa lang ay nasasaktan siya. Paano pa kaya kung iwan siya ni Royal? He tried to erase the thought in his mind. Wala namang dahilan si Royal para iwan siya. They love each other. Pero hindi ba sina Dave? At ang dati nitong asawa ay nagmamahalan din noon. They were happy couple at first, hanggang sa yurakan ito ng kanyang asawa ang pagkatao ni Dave. Damn it, ang sigaw ni Jacob. Ito ang iniiwasan niya, ang maramdaman ang sakit. Pero bakit ngayon lang kung kailan niya inamin ang pagmamahal niya kay Royal? At ngayon pa siya nasasaktan. Anak ng... Ang galit na sigaw ni Edward, nalimas na naman ang bulsa niya. Dumayo pa siya rito ng isang kasino sa isang hotel sa Tarlac. Kailan na kasi niya umiwas ng mga kasino sa Manila at puro utang na siya. Hindi niya inaakala na kaaadikan niya ang pagsusugal. Pero nang manalo siya ng isang beses ay nahumaling na siya
pero hindi na siya nakatikim pa ng pagkapanalo. Naging sunod-sunod na ang pagkatalo niya. And his gambling addiction leave him into stealing money in the company. At mukhang nabibilang na ang masasayang araw niya dahil nagsimula na mag-imbestiga sina Dave at Jacob. Si Dave, mukhang tagilid talaga siya rito. Ang pag-asa na lang sana niya ay si Jacob. Pero mukhang naluto na rin ang isip at puso ng kaibigan at boss niya ng asawa nito. Kailangan niya makahanap ng paraan para makaahon siya sa hukay na kinahuhulugan niya. Dahil sa wala na siyang pera, ay tumayo na si Edward. Nagpunta siya sandali sa bar ng hotel. He was seated on the bar counter at umorder ng pinakamurang beer. At nang nasa kalagitnaan na siya ng pagiinom, ay halos maibuga niya ang beer na nasa bibig. Hindi siya makapaniwala sa nakita niyang pumasok sa loob ng bar. It was Royal at may kasama itong lalaki na naupo ang mga ito sa isang couch na may mahabang lamesa. Pinagmasdan ni Edward ang dalawa at tiningnan ang menu. May sinabi ang lalaki at natawa si Royal. Paano napunta si Royal dito? Nandito rin ba si Jacob? Nagpalingalinga siya at naghintay siya sandali pero walang Jacob na dumating. Si Royal, may kasamang ibang lalaki? Ang di makapaniwalang sabi ni Edward. Ang pagkakataon nga naman, minsan umaayon sa kanya. Ang masayang sabi ni Edward sa sarili, sabay inom sa kanyang beer.